sa topic natin sa video na ito, tiyak po ako na lahat ng EPS worker dito sa South Korea magiging interesado sa video natin today. In this video, pag-uusapan natin yung regarding sa release ng mga EPS worker dito sa South Korea. So kung OFW ka sa South Korea, ito yung mga reason lamang na maaaring maging grounds para ma-release ka sa company. Dito sa South Korea, ang mga OFW natin, bawal po talaga kayong lumipat ng another company or yung natawag nila na release. So kung OFW ka po or kaya E9 visa ka po or EPS worker, kapag pumasok kayo ng South Korea, kung ano lamang po yung employer ninyo, dyan lamang po talaga dapat kayo magtatrabaho. Generally speaking, bawal po ang release. Pero meron po siyang exemption. So yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito. Ano ba yung exemption para makalipat ka sa ibang company? Ang isang EPS worker, maaari lamang po kayong magpa-release in 4 reason. 4 na dahilan lamang para makalipat kayo ng ibang company. Una, kapag ang employer ninyo ay hinansila yung inyong kontrata. Or kaya naman, kapag si worker at si employer ay nag-agree or meron silang mutual agreement na ika-cancela na yung inyong kontrata. By that time, maaari kayong magpa-release at maaari kayong lumipat sa ibang company. Pangalawang dahilan, kapag ang inyong kontrata ay tapos na at ayaw na ng worker na i-extend yung kanyang kontrata. Hindi po kasama dito yung 1 year and 10 months extension. Ang pinag-uusapan po natin dito is yung 3 years. May mga company na instead na 3 years ang ilagay sa kontrata nila, merong pinuputol-putol like 1 year muna yung kontrata. So kapag kumari sa 3 years mo, 1 year lang yung kontrata ninyo at ayaw na ni worker na i-extend yung kanyang kontrata sa employer at ayaw na niyang pumirma, maaari po siyang magpa-release sa labor at lumipat sa ibang company. Dun sa pangalawang reason po natin, hindi po kinakailangan ang approval ng employer. So kahit ayaw ng employer, maaaring ma-release si worker. Pangatlong exemption po para ma-release ang isang EPS worker ay kapag kayo ay nagkaroon ng little accident or kaya pinsala sa company or kaya nagkaroon kayo ng sakit dahil sa company, maaari pong magpa-release ang isang worker. Kaya lang, sa pangatlong reason po natin, kailangan pa din po ng approval ng employer. Paano po yung ginagawa? Kapag kayo ay nagkasakit sa company or kapag kayo ay nagkasakit dahil sa nature ng company at hindi na kayo maaari magtrabaho doon dahil sa kalusugan ninyo or panganib na siya sa kalusugan ninyo, pero kaya nyo pa rin magtrabaho sa ibang company, maaari kayong magpa-release. Kaya lang, napakahirap po niya. Bakit? Una, kailangan po ninyo ng approval ng doctor na hindi na kayo maaaring magtrabaho dyan. Sa pangatlong reason po natin, kailangan pa din po ng approval ng employer ninyo. So kung kayo ay nagkasakit sa loob ng company at kahit na meron kayong medical certificate, kailangan pa rin po ng approval ng employer ninyo dyan para ma-release po kayo. Pang-apat na exemption para ma-release ang isang EPS worker ay yung mga reason na under sa labor law. Yung mga reason na hindi kasalanan ng worker, maaari po siyang magpa-release. Yung pang-apat na exemption po, kapag ang grounds ng release po ninyo ay under sa rules ng labor, yung mga reason na hindi po kasalanan ng worker. Halimbawa, kung may mga violation ang employer at hindi naman ito kasalanan ng worker, maaari po magpa-release yung EPS worker po natin. Pero syempre, itong pang-apat na exemption po natin, pang-apat na reason para ma-release ang isang EPS worker, kailangan natin i-check kung grounds ba siya for release kasi meron po yan category. Titignan natin kung pasok na ba siya sa release or hindi. Sa fourth example po natin, hindi po kailangan ng approval ng employer. Ibig sabihin, sa fourth example po natin, kung pasok po siya sa grounds ng release ng labor, maaari po magpa-release si worker, si labor po ang magbibigay ng kanyang release paper. Sana clear po yan sa atin. Sana may natutunan kayo sa video natin today. Kung nagustuhan ninyo yung topic natin, pakiclick naman po yung heart. Kung may mga katanungan kayo, maaari ninyong i-comment sa ibaba. Maraming salamat po. Ako po ulit si Lee Yoo-ji ng South Korea. Annyeong!